Yo! Hello mga ka-so weird. Gusto ko lang magpasalamat kay Kuya Lebs sa Studio One. Libaska Films Production. Yan. Lalong-lalo na kay Kuya Lebs. Yan. Ang editor, sound engineer, producer. Galing. Galing. Napakasimpleng tao lang. Siya yung tumulong sa akin. Binigyan niya ako ng free recording para dun sa kanta kong OFW. Ah, OFW. Laban Pilipino para sa mga OFW. Pinarinig ko lang kasi sa kanya yun, na meron akong... Nung nalaman ko kasi na meron siyang recording studio, pinarinig ko sa kanya yung kanta at sabi niya, nagustuhan niya. Sabi ko, gusto ko lang sanang mapublish yan para lang, para marinig ng mga OFW kasi pampainspire ba. Kaya, nung narinig niya, talagang nagustuhan niya, sabi niya, sige, pumunta ka dito sa studio at record natin yan. Kaya tuwan-tuwa ako. Ngayon, ito, ginawa ko tong video na to para dun sa lahat ng mga nangangailangan ng recording studio or yung gustong mag-record ng kanilang mga kanta, kung may mga original song kayo, original song o kahit mga revise, mga parody, lahat ng mga uri ng kanta. Pag hindi nyo kayang bayaran yung mga medyo high class, big time na mga recording, katulad ng mga pinupuntahan ng mga sikat na talaga na singer, hindi nyo naman kailangan pumunta na dun eh. Kung gusto nyo lang na record lang na katulad, marami nang gumagawa ngayon yan. Maraming studio ngayon. Pwede ka nang makapag-record. Katulad yung recording studio ni Kuya Lebs. Napakamura. Ngayon yata may promo sila ngayon, November, month of November, 400 lang ang recording. Yan. At napakabait at talagang napakagaling mag-edit ni Kuya Lim. Sobrang galing, hindi lang sa pag-edit ng sa kanta, o kaya sa kahit anong mga video, yung mga effects, kung gusto nyo nang magpa-edit sa kanya. Napaka mura lang maningil yun, at saka parang tayo-tayo lang yun. Hindi lang ka yabang-yabang. Kung napanood yung mga video namin, nakasama ko siya, parang akala mo talaga, ano ko eh, akala mo, basta-basta lang yun. Pero, solid. Yan, kung, ano lang siya, nasa sabang, hindi ko alam paano ba bigkasin. Sabang, Dasmariñas, Cavite. Tawa ba, Dasmariñas, Cavite ba? Oh, sabang. Diyan sa may Townsville. So, napakamura, napakagaling mag-edit, at saka napaka-high-tech ng, ang ganda ng mic niya, at saka yung, basta yung the way siya mag-edit. Biruin mo, yung kanta kong Laban Pilipino, pinatayo lang niya ako eh. Ito yung mic, sabi ko, ito yung mic. O sige, ano, sinalpak na yun, pinatugtog yung MP3 ng Laban Pilipino, tapos sabi niya, sige, kantahin mo nga. Kinanta ko. Tinapos ko talaga, kahit may mga mali-mali, tapos sabi niya, okay na yan. Okay na yan. Diba? May mga mali ako. Hindi ako lang bahala. Idadaan ko na lang sa edit. Sabi niya, yung mga sintonado part doon, ayusin doon niya. Nakita ko siya kung paano mag-edit. Hindi ko maintindihan yung nakikita ko sa laptop eh. Pero sabi mo, biruin mo, nag-umpisa kami mag-record ala una. Natapos kami alas 4. 2, 3, 4. Tatlong oras lang. Nandun na yung kanta, buo na, pinasa niya na sa cellphone ko, i-upload na lang sa YouTube. Eh, ganun siya kagaling, professional yung the way siya mag-edit. Tapos, yun na nga, yun, papasalamat ako sa iyo, Kuya Lebs, kaya i-share ko to para baka sa lahat ng mga gustong pumunta sa studio mo, yung mga gustong naghahanap ng mga recording studio, pwede niyo siyang kontakin. Ito yung number niya. Yan yung cellphone number niya. Kung gusto niyo lang mag-inquire, so bahala na kayo na bahala magtanong sa kanya. Sabihin niyo na lang na napanood kasi namin yung video ni Japper Sniper, baka pwede kayo makahingi ng discount. Yan. Basta sa lahat, ang daming mga rapper na doon nagre-recording sa kanya. Ayan. So naka-upload lahat 'yan sa kanilang page, ayan yung page nila,
ni Baska Films Production. Yan. Yeah, so ayun, napakagaling, sobrang wala akong masabi. Biruin mo, yun nga, pinatayo lang niya ako, pinakanta lang niya ako. Parang nakakalam mo, hindi seryoso yung pagganda ko. Tapos sabi ko, anong pinarinig niya sa akin? Ito. O ano, may narinig ka pa bang mga medyo ano? May narinig ka pa bang mga sharp or flat mo, yung hindi mo tinamaan yung nota? Sabi ko, marami naman, may mga hindi na talaga ako tinamaan doon kung tutuusin. Pero inayos niya yun. Tapos yung mga iba pa narinig ko na parang, uy, medyo sintonado na part na ito. Hindi ko na pinaayos. Sabi ko, okay na yan. Okay na rin kasi isip na nahiya ako, libre na eh. Tapos madaling araw, talagang hinaantay lang niya ako. Sabi ko na lang sa kanya, hayaan mo na lang yung ibang mga sintonado dyan kasi hindi naman masyadong halata yan eh. Ang importante lang, yung pagbigkas ko. Kaya para lahat ng lyrics, bawat bigkas, maintindihan talaga. Pag naging okay yung ganun, wala na yan. Yung mga sintonado part dyan, hindi niya mahalata. Kasi sa lyrics lang, ididaan ko lang sa ganda ng lyrics talaga. Kaya sobrang salamat talaga, Philips. Salamat. Yun lang guys. So, kung gusto niya ng studio, editor, kung ano-ano pa, basta music, kung gusto niyo kahit ano man about sa music, kontakin niyo lang si Kuya Libs. Ayan yung number niya ulit. Ayan. At para may mag ako pupunta din ako sa studio niya kasi pupunta ako ulit kasi meron pa ako mga originals kung baka malibre ulit. Tapos pagka pumunta ako sa studio ni Kuya Libs, magpo-post ako para baka may mga kaibigan tayo dyan na gustong pumunta para mag-collab tayo, mag-ulit-ulit tayo doon. Yun lang, Kuya Libs, mabuhay po kayo. Teka lang, isa pa. Meron siyang offer pala sa mga hindi pa nakakalam. Yung kanta kong Laban Pilipino, kapag nag-hit ng 50,000 views yun sa YouTube channel ko, bibigyan niya ako ng libreng music video. Siya nang bahala sa shooting, siya siguro magka-cameraman. Naling talaga. Kung maabot ng 50,000 views. Pero, nakakahiya man, pero, syempre, grab the opportunity. Libre eh. Ang mahal kaya pag ang budget ng music video. Kaya, salamat talaga. Sobrang thank you, guys. Buhay ka. Mabuhay ka. Mabuhay ka forever. Kaya, mabuhay ka.